kung mabilis ba talaga si Mio Gravis. So para sa akin, mabilis naman. Tignan nyo, bilis niyang makuha yung momentum. Tatanungin nyo ako regarding sa bilis ng motor. Good morning mga lods. Andito tayo ngayon sa bagong bayan sa Quezon City, Along, Along Calle Industria. Medyo maluwag pa rin yung kalsada ngayon guys, at gawa ng ECQ. So enjoy lang natin ang ating pagbabiyahe. Nagkalat pa rin ng checkpoint, pero okay lang yun. Mas okay yun para sa akin guys, yung may checkpoint, para sa kaligtasan ng lahat, 'di ba? Dito may checkpoint dito kanina. Ayan no. Nadaanan natin kanina 'yan pero ngayon wala na. At kailangan din naman magpahinga ng ating mga kapulisan. Exact location natin, Calle Industria, dito sa Barangay Bagong Bayan sa Quezon City. Lalabas tayo ngayon ng C5 dahil ang punta natin ngayon ay dito sa Project 6. Medyo nagbabadya ang ating panahon. So guys, kakanan tayo rito sa ano, sa C5. Pwede namang mag-right turn dito kahit naka-red, basta mag-iingat ka lang. Nabutan tayo ng red light. Alam nyo mga lods, maraming nagtatanong sa akin, kada may makakasabay ako minsan sa mga traffic light, sa parking kapag lalabas ako. Lagi nilang tinatanong kung mabilis ba talaga si Mio Gravis. So para sa akin, mabilis naman. Tignan nyo, mabilis niyang makuha yung momentum. Kung tatanungin nyo ako regarding sa bilis ng motor. Guys, hindi kasi ako kaskasero, pero para sa akin, masasabi ko, mabilis siya kahit 125 lang. Maraming nagsasabi kung sumasabay ba yung stock na Mio Gravis sa mga ibang motor na 125, like Honda Click, mga Suzuki. So masasabi ko guys, depende kasi sa torque ng ano yan, ng sasakyan, depende sa specification. Kahit sabihin natin parehas 125 yung motor mo, for example Honda Click tsaka Yamaha Mio Gravis, mas mabilis yung Honda Click para sa akin, kasi kung titignan mo yung ano, yung specification niya guys, pwede mong ikumpara ito, pwede mong i-search sa Google. Kung ang isang driver naman ay kaskasero, kaya mong ihataw itong Mio Gravis ng mahigit 100 km per hour. Kasi ito, nasubukan kong i-top speed, nasa mahigit 90 km per hour lang yung kinaya ko dun sa may Commonwealth yun. Kasi natatakot nga ako guys. Pero ito, try nyo ito. Tignan nyo. Ayan, mabilis niyang nakukuha yung 60 km per hour eh, kapag ibeberit mo. Kaya lang kasi kung natatakot ako guys. Sa mga nagtatanong, masasabi ko mabilis si Mio Gravis. Pag sinasabing sabayan, kaya namang makipagsabayan talaga. Kasi alam ko yung iba nag-upgrade na ng mga panggilid nila. So nadadagdagad din yung speed nyon. Kaya lang para sa akin, sinabi ko nga sa inyo na hindi ako kaskasero, pero kaya kong patunayan na mabilis si Mio Gravis. So ngayon nga ito, kung gusto ko lang talaga i-berit, andito tayo ngayon sa Katipunan, dito sa may C5. So medyo maganda yung kalsada, maganda yung lagay ng trapiko. So may mga chance na pwede kang humataw. Kasi sa akin, itong 63 km per hour na tinatakbo natin, wala pa ata sa kalahati yung pag-throttle mo ng, ano, ng silinyador. Eh paano pa kaya kapag i-berit natin, di ba? Kaya nga, pagdating sa mga bilisan, depende sa spec ng motor at depende sa driver. Pero kung ako ang tatanungin, mabilis po si Mio Gravis. May isasabay siya. Tapos pag tinanong nyo naman, pagdating sa hatakan, sa mga uphill, tested ko siya. Pagdating sa arangkada, sa arangkada siguro, merong pitik ng kaunti. Pero napapansin ko, mas lamang sa dulo si Mio Gravis. Dumudulo siya. Ayan nga guys, so hindi pa nga nangangalati silinyador natin. Pumapalo tayo ng 60 mahigit.
eh alalay lang talaga tayo. Ayokong magmabilis. So yun nga yung nagtanong, nasagot ko na yung tanong mo. Mabilis po si Mio Gravis, guys. Stuck pa yan. Lalo yung tambucho niyan, stuck pa rin. Yung iba nagpapalit ng muffler tapos panggilid, mga upgrade nga para masatisfy sila sa bilis. Pero para sa akin, okay na sang stuck. Exact location, dito pa rin sa C5 pero malapit sa UP Town Center. Dito sa C5 Avenue. Ayun, Honda Click. Mas mabilis yan. Pero kaya sumabay ni Gravis, depende sa driver. Pero nung ano, kumuha tayo ng motor, guys, hindi ko naging option si Honda Click eh. Bala ko talaga noon mag Aerox. Kaya lang medyo kapos sa budget. Tapos kung hindi man Aerox, yung pinag-isipan ko yung MSI, yung Mio Soul Eye. Ano talaga, maganda ang Mio Soul Eye para sa akin kasi nalalapad ako sa gulong niya sa likod. Tsaka yung kaha niya, maganda rin ang style. Nung makita ko sa kasa si Mio Gravis, yun. Kinuha na natin. Kahit sabihin natin marami tayo nababasa na issue kay Mio Gravis regarding sa mga check engine, sa mga switch, sa battery. Siyempre, bago tayo bumili ng isang bagay, di ba guys? Nagre-research tayo kung ano ba talaga yung mga pros and cons ng isang bagay bago natin bilhin. Dito sa akin, as of now, 9 months na siya sa akin. Wala pa namang nagiging issue. Siguro minsan mahirap i-start kasi nag-uumido yung push button. Pero nagagawa ng paraan kapag ini-spray natin ng WD-40. So yun lang mga issue niya. Pagdating naman sa parts, siguro pagdating ng mga ilang taon, dadami na rin yung mga aftermarket nito. Sa brake shoe, wala kang problema, tsaka brake pad, kasi parehas lang siya ng ano, ng Mio Soul Eye. Yung pinagkaiba nga lang yung size ng gulong. Number 12 lang yung mags ng Mio Gravis, samantalang yung Mio Soul Eye, tsaka yung mga Mio 125i, 14 inches yung laki ng mags. Yan yung mga nakakatakot dito sa congressional. Yung mga biglang nag-u-turn na mga sasakyan. Yung mga malulupit dyan, yung mga jeep. Minsan kahit kita ka na, dinidiretso pa nila. Kaya dapat ingat talaga. Tsaka meron na rin pala akong nabili na gulong na pangunahan natin. Nakabili tayo ng KRX ulit. Kasi yung nasa likod natin, KRX lang. Marami kang mabibili sa online. Mura nga lang yung KRX, pero para sa akin yung performance na gulong na nasa likod ko ngayon, makapit naman siya, hindi siya madulas. Ang sukat ay 120/70. Yung sa una natin, yung nabili natin 100/60 na sukat ng gulong. So medyo mas maliit siya tsaka bumaba ng konti. So update ko kayo doon kapag pinalitan natin yung gulong natin, guys. Yun, nambilis niyang makakuha yung ano niya, 70 km/h. Kaya may ibubuga rin naman kahit 125 lang. Depende sa driver, depende sa lugar na pagdadriban mo. Kapag nasa mga open ano ka na kalsada, open highway, yung mga walang masyadong kanto-kanto, pwede mong i-try na ihataw yung ano, yung motor mo. Pero kapag yung mga nasa ganito kang ano, medyo malapit sa mga residential na lugar, huwag kang magmamabilis, guys. Grabe, oh. Sumasayad na yung plaka nyo. Napakababa. Delikado yun. Pwedeng tumilapon yung plaka kapag natanggal sa pagkakabit. Kaya mahirap talaga pag nagmo-modify ka ng motor. Hindi mo alam kung ano yung mga mangyayari. Sana umabot tayo sa stoplight. Sa green. Yun. Kapal ng ano ron, no? Nang ulap.
umuulan na ata sa may parting EDSA. So guys, malapit na tayo. Nandito na tayo sa loob ng isang subdivision. Nandito na tayo sa ano natin, sa area na pupuntahan natin. So guys, hanggang sa muli. Kung bago ka lang po sa channel ko, please don't forget to subscribe, like, and share my video. Scoria Moto Vlog po. Ang inyo pong lingkod.